kumakatok po sa inyo, materials lalong ano, manghihina. Parang ingat po kayo sa mga ano, sa mga Kuya Noli, lagi nyo kaagapay. At sa mga adventure, kasama nyo sila. Laging araw-araw maghahatid na saya. Sa kanilang video, kayo ay tumutok. Na kayang lampasan sa buhay, bawat pagsubok. Ayan si Kuya Noli, hatid niya ay vibe. Sa mga di pa kanoli, kayo ay magsubscribe. Saan mo pa nalaman na may sakit ka? Bali matagal na po ito, yung nag year 2018. O matagal pa kasi 8 years na po ako nakikipaglaban. Nagsimula po yun, nagkaroon po ako ng bato sa kidney. Oo. Tapos may apply po ako noon ng abroad. Tapos doon po lang nalaman na tumaas yung creatinine ko. Mm-hmm. Ay doon ko nalaman na bumabagsak na pala yung crea ko. Mm-hmm. Pero una ko pong naramdaman, nagkaroon po ako ng bato sa kidney nung nasa other company pa ako. At kasi napabayaan ko, gawa siguro ng sobrang trabaho. Ano talaga ang pinakang sakit mo? Chronic kidney disease po. Ano ang mga sintomas niyan? Mga sintomas? Sumasakit po yung likod, yung balakang. Oo. Tapos, yun. Paano ang gamutan yan? Noona, nung hindi pa ako nagda-dialysis, may doktor po ako na alaga niya po ako sa huwag kakain ng mga malangis. Mainom ako ng 6 na gamot sa isang araw. May sa puso, mayroong sa kidney, sa high blood. Kasi pag hindi po kinontrol yung sa puso, masisira yung sa kidney. Kaya kailangan may gamot din siya sa puso para hindi lalong lumala. Bali, ano ang dati mong trabaho? Ako po talaga ay dati kong trabaho bago po mapunta sa ano ko ngayon ay dati akong tawag dito. Nag-work sa drugstore, isang drugstore sa Makati. Bago po ako nalipat sa ngayon. Nung time nung pong yun, pangit po pala nagsiself-medication ng gamot. Gamot. Kasi may pinamik ako. Ay napakapangit pala sa kidney nun. Yun ang isa po sa nagpa-trigger nung kidney ko. Tsaka isa na rin siguro yung sa pagkain. Less akong uminom ng tubig. Ibig sabihin mo, lalong-lalo na ito, may mga kababayan tayong manunood sa atin, huwag basta inom ng gamot na walang advice ng doktor. Ay, huwag na huwag po. Napakapangit. Mas better po na mag-a-plus na lang po kayo ng tawag doon, yung mainit. Huwag na lang iinom ng mga pain reliever, hindi maganda sa kidney. May ano po kasi yun, may prescription doctor. Mm-hmm. At saka sobrang patig na rin siguro, nagsama-sama na. Sobrang pagkain ng maalat. Oo. At sabi mo, 'di ba, ang sunod mong trabaho yung nag-aano kayo sa bahay? Anong tawag doon? Nagdi-design? Yun po yung work ko po ngayon, at designer po ako. AutoCAD designer po sa isang company po. Pero during 2020, nung nagsimula yung pandemic, nag-uwi na po ako dito sa Riyaya. Pero nung time na pong yun, naggagamot na po ako sa bato. Hindi pa po ako nagda-dialysis noon. Nang bumigay po yung kidney, nandito na po ako sa Riyaya noong January. Paano ang gamutan mo weekly? Sa dialysis po? Oo. Ang gamutan ko po noon, sa isang linggo. Ngayon twice, ba? Twice a week. Ngayon, yung gamutan mo ngayon? Gamutan ko po ay araw-araw po ako nainom ng gamot.
May paano yung dialysis mo? Weekly? Ang dialysis ko po ay sa isang linggo ay twice a week, Sabado at Merkules. Grabe. Ang session po ay 4 hours. 4 hours. Tapos magkano ang binabayad mo dyan? Pag wala pong PhilHealth, naabot po ng 3,000. Ba, malaki pala. Bukod pa po yung ano, hindi pa po kasama yung maintenance nun. Ang maintenance ko po, nasa 2,000. Mm-hmm. Plus yung panturok, yung instead na magpapat, ano sa, pasasalinan ka ng dugo, ay ayaw ko po ng ganun kasi may epekto daw po yun sa katawan. Mm-hmm. Nagpapaturok na lang po ako ng vials para tumaas yung hemoglobin. Pero ang sabi ng doktor, may pag-asa para gumaling. Wala na po kuya eh, kasi chronic kidney disease na eh. Kasi ang tanging ano na lang paraan ko, pero sigat siguro ang nakakaalam. Mahirap eh. Through kidney transplant. Ah, grabe. So dapat pala talaga... Napakamahal po ng ano sa atin. Sabi na rin po ako sa mga kapatid ko, siyempre, may mga pamilya na rin yun. Di ko rin naman maano yung decision nila. Mm-hmm. Kasi may kanya-kanyang buhay. Mm-hmm. Mas, sabi sa akin ng doktor, mas malaki ang chance kapag sa family member manggagaling yung kidney donor. Mm-hmm. Kasi one time, meron po akong katabi doon nagdadialysis. Ano? Mm-hmm. Katabi ko pa, siguro mga 2 months before na, bago ako dinadialysis. Kidney transplant na siya. Sabi ko pa, nagtataka bakit dinadialysis siya ay kidney transplant na. Ang kaya po pala nagkaganon, yung kidney niya galing sa ibang tao, hindi doon sa kamag-anak. Tapos na-prone din siya sa infection gawa ng kasagsagan dati ng COVID. Mm-hmm. Yun, hindi niya kinaya. Katabing-katabi ko na wala ng buhay. Mm-hmm. Doon ako nang lumo, sabi ko, parang hindi ko pa kayang mawala sa ano sa ibabaw ng mundo kasi napakahirap. Yun, natakot ako. Mm-hmm. Bali, ilang taon ka na ngayon? 41 po. 1981 na ako eh. February 1981. Pagkasing edad lang pala tayo. Bali, ang probinsya... Sabi niyo po ay ano rin kayo eh. 1981 din kayo eh. Ang probinsya mo ay... Ako po talaga ay Tubong Marindoke. Mm-hmm. Ang pangasawa ko po ay dito sa taga Sariaya, Quezon. Mm-hmm. Bali, ano ang kabuhay niyo ngayon dyan? Sa lugar niyo, dyan sa Sariaya, Quezon? Dito sa Sariaya, ang misis ko ay working naman dito sa Sariaya. Kaya lang, dito kasi sa probinsya, pag work dito, tama lang yung hindi masyadong makakabuhay ng pwede kasi napakaliit naman ng ano ng sahod. Hindi sapat. Kumbaga, nagpapasalamat ako dun sa dati kong boss kahit pa paano, kahit dito ako sa bahay, pinayagan akong mag-working from home pa rin. Yung kinikita ko na sa isang linggo na 3,000 ay napupunta dun sa aking dialysis ngayon. Mm-hmm. So, kulang pa rin. May maintenance pa. Kasi twice a week akong nagdadialysis eh. Mm-hmm. Talagang kung saan kami na ngangapan, napunta sa mayor, sa iba't ibang samahan para makahingi lang ng gamot. Mm-hmm. Bali, ilan ang anak nyo? Ira para makasurvive. Ilan ba ang anak nyo? Ilan? Isa po yung anak ko, 11 years old. Anong grade? Anong grade na yung anak mo? Ano po, mag-grade 6 po. Ah, grade 6 ngayon, malaki na rin. Pasukan. Malaki na rin pala, no? Bali, ang bahay na yan, ang bahay na tinitirahan nyo, sa inyo or nangungupahan kayo? Hindi po, nakikituloy lang po ako sa biyanang ko. Ah, nakikitira lang kayo? Opo. Mm-hmm. Hindi ko po ito bahay. Malayo kayo sa bayan ng Sariaya? Ano po, isang tricycle galing sa bayan ng Sariaya. Mm-hmm. Ang malapit sa amin ay simbahan ng Sariaya. Mm-hmm. Pero hindi naman masyadong malayo, siguro mga
5 minutes lang nandun na sa bayan. Mm, kung titingnan ka kasi parang malakas pa eh. Parang lakas mo pa. Mm-hmm. Parang malakas pa pero grabe po nung dahil noong December ito po ay nag sinusumpo. Namanas. Oo. Namanas to tapos itong buong yung bintay ko na mamanas na. Tapos nagsusuka po ako. Mm-hmm. Kasi yung mga kasabayan ko pong dialysis doon merong 6 years. Merong 6 years at napakapalad. Sana'y tumagal pa tayo ng ganun. Pero siguro may plan si Lord. Gusto ko talaga magka-kidney transplant para mas mahaba yung lifetime. Mm-hmm. Ano yung maasa pa rin po ako. Pag na-transplant ka, buong kidney ang lilipat sa'yo? Pwede pong isa lang. Mm-hmm. Kasi yung isa na-function pa rin naman po kahit paano. Mm-hmm. Ayan, baka mayroon kang mga kamag-anakan, manawagan ka dito na magkusa loob na ano ba, makapagbigay sa'yo ng kidney. Ako po kasi, kahit sa media, hindi ako po masyadong, ano kasi nahihiya po akong lumapit sa kamag-anak ko. May mga sinabihan po ako ng mga classmate, mga kabats ko, kusang loob na po nila akong binibigyan. Siyempre, ang hirap din sa kalagayan natin ngayon kasi may pandemic na tayo tapos hihingi pa ako dun sa iba. Parang napakahirap para sa kanila. Nagpapasalamat po ako kasi minsan po may nagpapadala lang na rin sa akin ng mga kapatsmate ko. Nagugulat ako na po mayroon laman na yung Gcash ko. Malaking tulong po yung para sa akin. Nakakasurvive pa rin po yung pangailangan ko sa isang araw. Iyon po. Doon po sa ano sa may mga mabubuting loob, ako po ay pumakatok po sa inyo. Sana po dumating yung time na magkaroon po ako ng bagong kidney. Hindi man yung bagong kidney, kundi yung pangdagdag ko sa pambili sa allowance maintenance ko araw-araw sa pampadialysis kasi kulang at kulang pa rin po yung sinasahod ko, pang tustos pa rin po doon. Pero papasalamat pa rin po kahit papaano may dumarating po sa akin. Ilang buwan ka na nagda-dialysis? Taon na ba? Bago lang po, nung January pa lang po. Anong January pa lang? Opo. Mm-hmm. Noong una, hindi ko talaga matanggap po yung ano eh. Ayaw ko talagang magpadialis kasi ang thinking nila pag dinialysis, lalo raw manghihina. Mm-hmm. Ay, kabaligtaran naman po yun kasi nung ang sinasabi po nila pag nagpadialis, lalong ano, manghihina. Mm-hmm. Ay, ito, okay pa rin naman po ako. Ito po yung tinutusok sa akin. Ayan. Mm-hmm. Tapos dito in opera, may nakabaon po nitong pistola. Mm-hmm. Paano mo ipapaliwanag yung mga sakit na ganyan? Para lang sa mga kababayan ba natin na makakapanood nito? Ano yung mga nararamdaman, mga ganun? Sa mga kababayan ko po, sobrang ingat po kayo sa mga ano, sa mga kinakain. Lalong-lalo na po dun sa pagkain ng mga malalangis. At saka sa work po naman, wag po kayo magpapalipas ng gutom. Isa po rin yun sa nagpapatrigger ng sa kidney kasi mas lalong yung kidney pag walang laman yung sikmura, natitrigger siya. Kasi lalo pag hindi po kayo masyadong umiinom ng tubig, mm-hmm, dapat may tamang pagkain din po kayo at saka huwag na huwag po kayong iinom-inom ng basta gamot ng pain reliever without prescription ng doktor. Mm-hmm. Mas maganda po may prescription ng doktor bago po uminom kayo ng pain reliever. Kasi yung mga pinamig ko pain reliever may malaking epekto po sa sa kidney. Mm-hmm. Alam na mga kapatid mo na may sakit ka? Dahil sabi mo noon na tinatago mo yung sakit mo eh. Pero ngayon alam na nila.
Alam na po nila 'yon. Doon lang po sa Facebook, hindi lang po ako masyado nagpo-post po nung sakit ko. Pero yung mga kamag-anak ko po, yung kapatid ko, alam po nila sa Marindoke. Mm-mm. Ayan, siyempre nakikita ka ng family mo, ng anak mo. Mm-hmm. Anong saloobin ng anak mo na ganyan mayroon kang karamdaman? Ano po ulit? Ano ang, di ba mayroon kang asawa, may anak ka dyan? Ano ang nararamdaman ng anak mo sa tuwing nahihirapan ka sa sakit mo? Ano po, malungkot. Malungkot yung anak ko sa tuwing umaalis po kami dito, lalo na po pag wala siyang kasama. Nalulungkot siya. Siyempre, sabi ko, anak, hindi naman habang buhay kasama kita. Siyempre, kahit o paano, nalulungkot yun, hindi lang sinasabi sa akin. Sabi ko, paano anak, pag wala na ako, handa ka na bang mawala ako? Tinanong ko one time. Sabi ko, hindi niya raw po kaya. Sabi ko, apak, mahirap. Sabi ko, every time na dinadayaris ako, dugtungan pa yung buhay ko kasi napakarami ko pang gustong gawin sa world. Parang hindi pa ako handang mawala eh. Mm-hmm. Parang ganun yung thinking. Parang gusto ko pang gumawa ng aking mga pangarap. Kulang pa eh. Mm-hmm. Sa asawa mo naman, ano ang saloobin niya? Asawa ko, siyempre. Yun yung isa sa napakalaking tulong sa akin. Bakit po? Kasi siya yung nagtitiis sa akin para sumama sa akin sa dialysis center kahit maulan, kahit saan pumunta. Siya po yung nag-aasikaso ng aking gamot. Kasi kahit pinipilit ko po na pumasok sa work para magka-income lang, siya po yung lumalagad sa mga government para humingi ng tulong ng mga gamot-gamot. Pantustos lang po. Talagang napaka... wala pa akong masabi sa asawa ko talaga. Very supportive po. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. May mga ano ka dyan? Yung mga ano nung check-up mo? Mga papel? Pwede mo bang ipakita ng bagya lang? Mga... Papel po? Oo. Mga check-up mo. Oh, mayroon po. Pwede lang ipakita mga mo. Resibo. Oo, pwede lang ipakita mo lang bagya. Kahit hindi na natin masyadong ma-view. Oo, oh, napakaraming resibo. Alright. So, ayan. Antayin-tayin po natin siya, mga kanoli. At ito nga po kasi. Malayo po kasi siya. Taga Sariaya, Quezon. Kaya ito na lang po ang naisip kong way para siya ay kausapin, mga kanoli. Napakaraming resibo na nito. Hmm. Ito po, isang puno dito yun. Aba, ang dami na pala. Naipon na. Kung iipunin ko po ito, siguro 100,000 na ito. Mm-mm. So, alright. Mm-mm. Hindi ko na may isa ito. Patingin lang na isa. Isang piraso lang, kahit isa lang. Ang dami na pala. Hindi ko na mapuklat isa-isa. Oo, sige, okay. Ito po. Mm-hmm. Alright. Mm-hmm. Ayun nga. Ayan po ay nasa papa-check up po siya sa Lucena Hospital. Mm-hmm. Opo. Alright, ano? Mm-hmm. Bali. Ano? Ganito. Bali, may pinapabigay sa iyo si Ma'am Jenna Lay. Hindi naman kalakihan, hindi naman kalakihan. Bali pa. Po. Mm-hmm. Bali. Nagpapasalamat po kasi sabi ko, sinusuntok si Sabuan pag napansin ako ni Ma'am Jenny. Kasi simula po kayo nang pumunta dun sa... Kahit siya, pero sniper pa po ako dati, ano? Sinusubaybayan ko po yun. Mm-hmm. Hanggang nagkaroon po kayo ng grupo sa Buria, sinusubaybayan ko po kayo. Kasi parang ano ka natin, libangan. Mm-hmm. Nakakawala ng stress baga. Mm-hmm. One time napanood ko po yung sponsor ni Ma'am Jenny Lay. Sabi ko, magbabakasakali ako kay Sir Franstar pa nga ako dun sa ano niya, tinutulungan niya sa buhay. Siguro sa daming busy, hindi niya masyadong mabasa yung ano yung mga comments. Mm-hmm. Kaya na-try ko mag-ano kay Ma'am Jenny Lay. Ayun, nabanggit niya nga po si ano, kasi busy daw po kayo sa ano, sa Batangas. Mm-hmm. Nag-message daw po siya sa kay Kuya Jokson TV tsaka po sa inyo. Mm-hmm. Kuya Noli. Sabi ko, maraming salamat. Hindi naman po ako maasa na
ako po ay ano, talagang napakalaking pasalamat ko po nun kasi napansin po ako kahit pa paano. Ayan, abali ganito, ngayon lalabas ako, ipapadala ko sa GCash mo. Tama kaya yung number mo yun? Tama kaya yung binigay mong number sa akin? Tama kaya yun? Opo, opo. Alright. 09... Huwag mo na sabihin dito. Huwag mo na sabihin dito. Ayan, at kung magkano yung ipapadala, hindi man siya kalakihan, hopefully... Okay lang po yun, wala pong problema. Hopefully ay makatulong nga sa'yo, makatulong sa pampagamot mo. Bali, ang ibibigay sa'yo ni ma'am ay 5,000. Oh, napakalaking bagay na po yan. Thank you po, ma'am. Papasalamat po ako ng tapos sa aking puso. Kayo na lang, si Lord na lang po yung bahalang magbigay po sa inyo ng balik at saka po sa inyo po yan ulit. Alam ko kung mas marami pa po kayong matutulungan. Marami sila. So, alright. Sige. At i-message kita. Pag na-send ko na, basta ngayon i-send ko, sandali lang to, matatanggap mo na rin to. Ayan. Opo. Salamat po sa inyo. Good luck. Good luck sa'yo. Pagaling ka. Pagaling. Salamat po. Salamat po. Alright, bye-bye. Message kita pag na-send ko na. Oh, bye-bye. Opo. Alright. So, ayan mga kanuli. Bali, pupunta muna ako dun sa GCash para ipadala sa kanya yung pinabibigay ni Ma'am Jane Alay. Alright, ang oras po natin ay alas 11:30 na po mga kanuli. At eto, papunta na nga po ako dito sa may padalahan ng GCash para i-send ko sa kanya yung pinabibigay ni Ma'am Jane Alay para makatulong din sa kanyang gamutan. Ayan, at kahit paano ay meron tayong natutunan doon sa sinabi niya na huwag iinom ng gamot ng mga pain reliever na walang advice yung doktor. Napakalaking bagay nun mga kanuli dahil sa marami tayong kababayan ang umiinom ng gamot na pagka nilalagnat o ano man nararamdaman, umiinom ka agad ng gamot. Ayan. Alright. Papadala be. Padala ng GCash. Ayan, dito na po ako sa padalahan. Ayan. Mga kanuli, ito ay papadala na po natin yung 5,000. 1, 2, 3, 4, 5,050. So abunan natin yung picture lang ko na mamaya. Oh, nakaano kasi dito sa vlog eh. Alright, ayan na po ang shout out sa kanya. Alright, baka maging subscriber natin yan. Alright, sige, picture lang ko na. Alright, kunan ko lang ng picture ang katunayan na naipadala na natin ang 1,000,000. Ang laki. Yung ipapadala yan, saktong 5K? Oo, tapos bayaran ko yung charge. Para hindi na mabawasan pagka... Alright. Alright. Ayan. Naipadala na po natin, mga kanuli. Ayan, at once again, maraming salamat po muli kay Ma'am Jane Alay. Ayan. Salamat muli sa pagsuporta sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. Ayan, kung gusto mo ito mapanood sa channel ko, Kuya Noli Vlog. Alright. Shout out din sa kanila. Ito po yung sukli. Ayan, salamat po muli salamat po muli kay Ma'am Jane Alay sa pagsuporta sa mga kababayan natin. Maraming salamat. At salamat din kay Ma'am Jane Alay sa pagsuporta kay Kanuli na laging naandyan anytime. Ayan, shout out din kay Astig na Misis. Ayan, sa ating mga iba pang sponsor, Mr. Hawaii, Mr. Baguio at marami pang iba. Mga Kanuli, shout out po muli sa inyong lahat. Sana po ay okay lang kayo. Ayan, shout out kay Ate. Ayan, yo. Ayan, katulad namin 'yan. Alright. So pauwi na ako, mga kanuli. Ako po ay kusang nag-interview kay Kuya Noli at pumapayag po ako na i-video yung aking kalambuhay. Maraming salamat po sa inyo. Una? Opo, na-receive ko na po. Maraming salamat po. Alright, sige, good luck. Opo. Kuya Noli, ako po yung taos po, so nagpapasalamat po sa inyo tsaka kay Ma'am Jane Alay. Kala ko po, hindi po mababasa yung aking message sa pamagitan po ninyo. Ay, kayo po ang ginawang instrumento ni Lord. Maraming salamat po sa inyo tsaka po kay Panginoong Jesus.
MJ Knight tsaka sa inyo po. Good luck po sa inyo, Kuya Noli. Mm-hmm. Alright, sige. Salamat po. Bye-bye, bye-bye. God bless. Salamat po. Bye-bye. So right mga kanuli, ayun na po ay naipadala na po natin sa kanya sa pamamagitan ng GCAS. So God bless sa kanya dahil sa magkakaroon naman siya uli ng check-up ngayong darating na araw. Ayan, so yun nga po mga kanuli, kanina sinasabi ko po na ang sabi nga niya, kasi based na sa kanyang karanasan eh, na huwag agad-agad iinom ng mga pain reliever kasi delikado pala yun sa kidney. Oo, so lalo-lalo pag matataas yung dosage, so wag pala. So ayan, maging aware tayo, ako maging sa sarili ko, siguro ay kung may nararamdaman ako ay titiisin ko na lang muna. Kagaya kagabi, uminom ako may panamik kasi masakit yung pigsa ko. So mali pala yun mga kanuli. So alright, so kailangan din pala iinom tayo lagi ng maraming tubig, ang sabi niya. So alright, good luck sa iyo kaibigan. More power sa iyo, sana ay gumaling ka pa para makasama mo pa ng mahaba ang iyong family. Alright, bye-bye. Ingat and God bless po. Bye-bye.